Hello mga kakuracha, good morning beautiful people. Nakabudol na naman po tayo ng mga gulay sa asyenda ni Professor Mutok. Ayun po, madami pong gulay ang binigay sa atin. Tulad ng talong, sabi nga niya, define talong. What is talong? Knock-knock talong. The long and winding road. Ano? Ito po kasi fresh na fresh po yan sa kanilang backyard. So, ito po ay maliliit lang siya pero masarap po siya tsaka bagong-bagong pitas. Ang ginawa ko po dito ay, since ayoko mag-ihaw sa labas at nakakatamad, ginamit ko po dito ay yung toaster, ayun. Diyan ko po siya inihaw, tinodo ko yung bread toaster, oven, magic oven, ano ba tawag dyan? Basta dyan ko siya niluto para matanggal yung balat. Ngayon, inumpisahan ko na siyang balatan. Pwede lulutuin ko na sana siya. Naalala ko, teka nga, bibidyo ko para makita nila na pwede rin palang iihaw ang talong sa ano, dyan sa bread toaster. So, inihaw ko siya hanggang sa maluto yung balat. So, pwede na siyang tanggalin. Gagawin ko po siyang tortang itlog. In English, egg omelette for the benefit of the doubt. Benefit of the doubt? Shout out to my beautiful friend, Alina. Hi, how are you? Hope you're all okay and doing fine. How's your knee? My toes, my knees, my shoulder, my head. Well, I'll see you on, I guess, Saturday. Kaibigan ko po yun sa pinagtatrabahuhan ko, maganda at mabait. Pasok na pasok siya dito sa criteria ng aking channel. Beautiful people inside and out. May mga hindi beautiful inside. Kasi po, di ba sabi ko nga, kapag ka hindi masama ugali mo, hindi ka beautiful. Lumalabas po kasi ang saman ugali sa pagmumukha. Okay? So, maging mabait po kayo para maging beautiful kayo. Like me, kapal ng mukha. Wala pong kukontra kasi ang kumontra, tutubuan ng piksa sa sini. Okay? Ayan po, balatan ko lang siya. Tapos, yung mga ganito, kasi ayoko masira yung gulay, ang ginagawa ko sa kanya ay tinitimplahan ko na, niluluto ko na siya. Tapos, ipipreserve ko para anytime gusto kong magtorta, ilalagay ko siya sa puoy. Papakita ko rin sa inyo kung paano yung ginagawa ko para mapipreserve siya ba. Pagka nag-crave ka sa torta, hindi ka na mag-iihaw. Alam niyo naman ang buhay Amerika, napakabilis ng mga panyanyari dito. Madami po akong nakuha ng mga gulay, lulutuin ko rin katulad nito. Ito, fresh na fresh po siya. Tuturo ko rin sa inyo kung paano magluto rin po. At nalaglag ang butas. Nakikisali po siya. Pinabalatan ko na siya, titimplahan ko siya para madali na siyang lutuin. Okay? So ayan po mga kuracha, lumipat po tayo ng venue. Lumipat lang po ako dito sa medyo maluwag-luwag. Ina po ang talong na galing sa asyenda. Salamat po sa sponsor ng aking cooking show today. So ayan, ang ilalagay ko po sa kanya ay pamintang durog, asin, garlic powder at saka onion chop para po mas malasa. Tapos po dalagyan ko siya nito. Ito po ay shrimp cube. Pero kalahati lang kasi baka jumala. Dapat nga dito powder, wala akong powder. Alam niyo naman kung anong meron, yun ang lalagay natin. Kumuha po tayo ng kutsara. Pisain po natin siya ng ganyan. Isipin niyo po yung nanloko sa inyo na boyfriend ninyo. Yung galit po niya ay dyan niyo po idaan. Walang hiya. Mandaloko. Mabaero. Siraulo. Huwag na po yung badyo. Joke lang po. Ayan, pisain niyo po siya. Ayan. In English, make pisa-pisa the eggplant. Make pisa-pisa the eggplant. At meron pa sa side na nakalat. Eggplant ba to? Baka dumi pala ito. Asin na natin. So, ito po. Lagyan natin. Huwag natin ilagay itong asin. Asin na sosyal, di ba? Tulad ng sinabi ko. Lagyan po natin, huwag masyado. Yung tama lang. Huwag po natin sanayin maalat ang ating kinakain kasi pataas na pataas ang dosage niya. Ito po ay paminta. Lagyan natin ng paminta durog. Lagyan natin ng garlic powder. At ito po, experiment ko lang. Alam niyo naman, lagi ako naglalagay ng ganito. Alam niyo ba? O hindi niyo alam? Dapat alam niyo.
Salamat po ulit sa mga bagong subscribers. At doon po sa nag-unsubscribe, it's your loss, not mine. Wow, yabang. Wala na po magagawa kung ayaw ninyo. Pero kung ayaw ninyo sa akin, mag-subscribe. Mag-subscribe din kayo sa Facebook. Ito po ay, ito po yung shrimp ang ginamit ko kasi yun ang nahablot ko. Para may flavor, dudurugin ko siya dito sa aking mga palad. Para po may flavor yung ating topang talong. Ewan ko ba kung saan ko napapulot yung mga recipe ko. Hindi, ano po ito original. Kung ano po yung gusto kong lasa at gusto kong kainin po ang gagawin ko. Ako namang pakain yan, di ba? Ikalat niya. Mas maganda yung ano na, yung powder na para hindi na kayo magdurog at hindi buo-buong ganyan. Since wala, so pwede na yan. Basta malulusaw din yung pang nagluto kayo. So ayan na po siya. Tinimplahan ko na siya. Tapos po, balibalik tarinin mo siya. Para kabilaan. Para kumapit pareho. Kasi po, tinanggal ko na yung mga matitigas na part. Kaya nagkandudurog siya. Ay okay lang. Lalagyan po natin na itlog yan pag dulutuin na. Pero sa ngayon, hindi pa ako nagkikrape sa torta. Lalagay natin siya sa foil at ipipreason natin. So, ayan na po, di ba? Yan lang po. Di meron mo tayong ano, templadong tortang talongis. Next po ay kailangan natin ng foil. Huwag mo po ako susumbong sa pulis. Hindi po ako babata. Yan po. Lalagyan po natin ng talong. Pamalagay natin sa freezer. So, bawat isang lalagay nyo na dyan. So, pag nag-crave kayo ng tortang talong, lagyan nyo lang ng itlog, iprito nyo. May ulam na kayo, di ba? I-freezer nyo lang para hindi siya masira. So, bawat isa ilalagay ko sa foil. Kalat natin ang ka-flavor. Hindi ko masyado inalatan kasi usually pag kumakain ako niyan, nilalagyan ko ng calamansi at saka baguong. So, masyado nang maalat niya. Tapos, ilupin nyo pong ganyan. And then, di meron na tayong isa. Since durog-durog to at maliit pag sasamahin ko siya. Sinadya ko po yan na durog-durog yan. Dahil naiwan dito yung flavor. Kayo din yung pati plastic. Meron na po tayong tortang talong. Lalagyan na lang po ng itlog na scramble. Ilalagay nyo to. Pag magluluto ako nito, siguro kasulit ako sa inyo. Preparation lang po to para hindi po masira yung talong. Fresh pa rin siya. Tapos, pag nag-crave kayo, madali na po. Okay? Salamat po sa panonood. Sa walang sawang panonood, God bless us all. Ingat po tayong lahat. I love you. Bye-bye. Ito po yung prepare kong torta. Galing sa freezer. Nag-scramble ako ng egg tatlo. Tapos, kumuha ko ng isa yung nakalagay sa foil. Tapos ito, piprito natin. Tinanggal ko na yung mga balakid. Kung anong di naman makakain. So, ang tinira ko lang yung talagang pinakatalong niya na inihaw natin sa toaster, di ba? Tapos, ayan. Pinimplahan na natin. Nilagyan ko din ang asintong itlog. Pamintang durog at garlic powder. Tsaka yung chopped onion na nakalagay sa lalagyan na bibili sa Costco. Piniinit ko lang po yung lantanitis. Konti lang mantika kasi sisip-sipin niya. Ayan. Dahil atat po ako, hindi pa siya mainit. Inagay ko na attach case. Ayan po. Ang gagawin ko, tatakpan ko para maluto yung ibabaw. Tignan natin. Tada! O, diba? Pag tinakpan niya, maluluto yung ibabaw. Kasi yung ano niya, yung steam niya, parang ano yan, nai-steam-steaman para mabuo siya. Ngayon po, hindi ko alam kung mabuo siya. Papanulit natin. Natatakot ako pagka magkahiwa yung kulay. Ang aking obra maestra. Kumalpa. Hi! Are you cooked? Hindi na rin tingnan niyo, oh. So, bawa ba yung takpang ko ulit? Para maluto mo na hindi makanood. Bulaga. Ouch! Napaso ako. Napaso pa ang tanga. Oh my God, please. Paano natin ba baliktan nila? Ano nasunog na yun? Sala po lang maluto, di ba? Ako hindi marunong. Cooking show ako kung yan. Ayan na, 1, 2, 3, blagag. Yay! Successful ang operation natin. So, ayun na po yung ating tortang. Wala na mga kuanik-anik. Pangkulit.
So, ayan na po siya. Chidin! May torta na kayo. Sosoy nyo sa ketchup o kaya sa hot and spicy na sweet and sour or pwede rin namang suka, kamatis, kalamansi, kung anong gusto ninyo. Tortang talong. Let's eat! Diba? Mukhang masarap. Samahan nyo ng pinirito. Meron ako dyan, daing. Ito lang po kasi yung inano ko, prinipare ko, pinakita ko sa inyo na yun yung pong tortang talong na ginawa ko nung isang araw at pinreserve ko. Thank you for watching. Bye. God bless us all. I'm gonna hold you so close. I swear to God when I come home, I'll never let go.